So ito, kung gusto nyong malaman kung anong taste, kung ano yung lasa nito, papakita ko sa inyo yung original na pack nito. Yo, good morning mga idol. So kamusta kayo dyan? Ito, naka face mask tayo ngayon kasi may ano, may nananakit dito. Dinadakit nila yung walang face mask. Kaya face mask muna tayo. Ito, dumating na yung ano, dumating na yung gloves ko mga idol. Ilang weeks ko din itong inantay. Sa Lazada ko po ito in order. Lalagay ko yung link sa description mamaya. Ano po ito? 315 po. 100 pieces na po siya. 315 po. 100 pieces. Ito. Maganda po siya. Ano to? Large po ito. Large size. Sakto lang talaga. Kasi pag medium yung in order mo, masyado siyang masikip. So madali siyang ano, madali siyang mapunit. So sakto lang na large. Kung medyo maliit-liit yung kamay mo, pwede din yung medium. Medyo malaki kasi yung kamay ko kaya large yung binili ko. Sa mga bago pa lang, maraming salamat po sa ano, sa suporta niyo mga idol. Kung gusto niyo matuto about sa pop-up, kung paano gumawa ng kape, panoorin niyo yung mga tutorial ko diyan. Panoorin nyo ng buo po para ano, wala talaga kayong makaligtang detalye. So ito po yung mga beans na ano, ginagamit natin. Sa pour over po ito idol. Ito butterscotch flavored beans po ito. Yan. Medium roast flavored beans. Tapos ito Sagada premium arabica po ito. Yan. Tingnan nyo, malalaki yung grano niya. So arabica po yun, medium roast pa din. Hindi ako gumagamit ng dark roast sa pour over. Pour over po ito. So hindi ako gumagamit ng dark roast sa pour over kasi ano, lasang sunog siya. Hindi mo talaga malalasahan ng husto yung ano, yung flavor ng kape mo. Kaya mas mainam na medium roast talaga kasi yan talaga yung kadalasang ginagamit sa pour over, medium roast po talaga. So ayun. Tapos doon sa nagtatanong kung anong klaseng beans yung ginagamit ko sa mocha pot, iba po yung ginagamit ko sa mocha pot kasi espresso lang po yung ginagamit ko dyan. Kaya yung beans na ginagamit ko dyan is for espresso po. Kasi may beans talaga na pang espresso talaga. So pang espresso na beans po yung ginagamit ko, house blend po, house blend. Mix po yan na Arabica and Robusta. Kung bago ka pa lang sa channel ko mga idol, so nagtatanong niyan, so may video po ako dyan, panoorin mo na lang po kung saan ako bumibili ng beans, nandyan po. Madami kasi akong video dyan idol, huwag kayong mag-stick sa isang video lang. Kung gusto talaga kayong matuto, kung willing kayong matuto, panoorin nyo yung mga video. Marami akong video po dyan. So ito, kung gusto nyong malaman kung anong taste, kung ano yung lasa nito, papakita ko sa inyo yung original na pack nito. So ito po, ito yung original pack ng Sagada. Ayan. Tapos kung about sa taste naman niya, kung ano yung lasa niya, ayan po yung lasa niya. Yan. Yan po yung lasa niya sa a premium smooth taste with fruity overtone and sweet aroma. Yan po yung lasa niya. So ito po yung brand ng mga coffee beans ko. Yung iba kasi hindi nila pinapakita kung ano yung brand ng coffee beans nila. Ano nila tinatago nila. Ako pinapakita ko talaga. Ayan. Kasi ang purpose kasi ng channel ko mga idol, para makatulong. So ayan po. So paano ako makakatulong kapag sinisekreto ko yung ano, yung mga beans ko. So hindi ko talaga siya sinisekreto. Ayan po. Yan po yung brand ng ano ko, beans na ginagamit ko. Wala pong sekretong nagaganap dito mga idol. Tapos ito, butterscotch. Yan, flavored beans po yan. Ano po ito? Itong dalawa sa pour over lang po ito. Sa pour over lang po ito ha, hindi po ito sa espresso. Ito flavored beans. Tapos yung lasa niya, ayan po, butter and brown sugar with sweet aroma. So ayan po yung taste niya.
pika bean pa din po. So lahat po ng beans na ginagamit ko is pika bean po. Sa Ayala may branch po. Madami silang branch. Ewan ko lang kung saan lugar kayo. So magdedepende din kasi yan sa lugar. Depende sa lugar nyo kung may branch sila dyan. So kung wala naman, maghanap na lang kayo ng iba. Madami naman siguro nagtitinda ng beans dyan. So maghanap na lang kayo. So ayan po. Yan. Pinapakita ko po talaga sa inyo kung ano yung mga brand ng beans ko. Para at least makatulong. So ngayon ang gagawin natin, since wala na masyadong laman to, so magre-refill tayo. So ito, konti na lang, so magre-refill tayo. So ang purpose nito, kaya nilagay ko sa plastic bottle is ano, para makita talaga ng mga tao na ano, kung anong itsura ng beans. At least ma-aware din sila, kasi yung karamihan sa customer ko, yung iba, akala nila 3-in-1 lang yung tinitinda ko. Kaya yun, yun po yung purpose ko na ito. At least ano, mapakita ko din sa kanila yung sample ko. So pinapayagan ko sila na ano, na pinapaamoy ko sa kanila to. Kasi magkaiba kasi yung amoy nito eh. Itong sagada mabango din to, pero itong flavored beans mas mabango talaga to, kasi ano, butterscotch flavored beans kasi to. So at least may ano na sila, may option na sila kung ano yung bibilhin nila. Aside sa ano, aside sa caffeine content ng ano, ng beans. Ayun po. So magre-refill muna tayo nito. Since wala pa naman tao, so refill tayo. Tapos kapag ano, kapag may bagong beans kayo, like for example, mas una nyo itong nabili, tapos bumili kayo ng bagong ganito, huwag nyo pong ihalo. So i-separate nyo po siya para hindi siya magkaiba. May date kasi yan, mga idol. So huwag nyo i-mix, idol. Huwag nyo i-mix. So unahin nyo talaga yung nauna. Yan. So pinupuno ko talaga siya. So itong isa naman. So yun sa akin, magkapareho lang kasi to. Magkapareho lang to. Kaya okay lang na ihalo ko sila. Kasi same lang to. Yung nasa loob nito, dito lang din galing. So okay lang na ihalo ko siya. Kasi ano, every time na bumibili ako ng beans, tigi-isa lang talaga nito yung binibili ko. Hindi ako bumibili ng masyadong madami. Sakto lang talaga yung binibili ko. Kaya advice ko sa inyo, huwag kayong bumili ng madaming beans. Kasi kapag bumili kayo ng madami, tapos matumal yung benta nyo, so may stock ng ilang days yan. Kasi ang beans kasi, mga idol, ang beans kasi habang tumatagal, nawawala yung ano niya, yung lasa niya, yung aroma niya, nawawala po siya. So mas mainam talaga na ano, yung binibili mong beans is sakto lang talaga. Para at least pagkaupos niya, mga ilang araw lang ubos na, so bili ka na naman. Pero kung ano, malakas yung benta mo, kung magdidepende din kasi yan sa ano, sa sitwasyon mo. So kung sa spot mo is medyo malakas yung benta, so bumili ka ng ano, yung enough lang talaga. Huwag din yung sobrang dami. So yun, ang ginagawa ko nito, pagtapos ko mag-refill ito, dini-display ko siya. Dini-display ko siya dun sa harap para at least makita ng tao. So display natin to. So magdi-display tayo. So yun po.
Tapos itong bottle natin, ito, dito natin ito ilalagay. So ayan po siya. Ayan po siya, mga idol. So ayun po, ganun lang po mga idol. Ganun lang.